araw mga ka-welder, welcome po kayo muli sa aking YouTube channel. Mga ka-welder, ngayon po ang ipakikita ko sa inyo ay yung pulong-pulong na gawa na. So dati na siya symbol, ngayon malapad siya, oversize siya. So gagawin po natin ang side well. Kakabit po natin sa side well at saka sa motor na din. So gagawin po natin ng paraan para hindi po siya takaw space sa kalsada. So mga ka-welder, panuuri nyo po. So umpisahan na natin. So ayan mga ka-welder, umpisahan na natin. Kasi yan ay pinakabit sa atin ng side wheel yan, pinakabitan. At saka ipapakabit po dyan sa CB125 na motor. Itong sidecar na ito. So bahala ng may-ari niyan maglagay ng side mga ka-welder. So ikakabit lang natin yan sa side wheel at saka dyan sa motor. Dito muna tayo sa side. Po mga ka-welder, ayan. Malapad po ito eh. Halos 5 lahat, 5 inches ang labas. So ngayon puputulan natin. Gawin lang natin 3 inches. Ayan. 3 inches ya. Buhat dito sa tabi. Ayan, 3 inches. Tapos yung naantaas nyan 4 inches, yan po ilalim 4 inches, so sa ibabaw 5 inches sya. So ang taas naman po ng kalalabasan ng kulong-kulong natin mga ka-welder, ayan po, ayan 14 simula sa lupa, ayan 14 inches 14 inihap. Ayan po, kasi itong spring medyo mahaba ang pagkakabit. Ayan. Inches mga ka-welder, ayan po 8. Simula roon sa ibaba. Ayan. 8 inches sa kaya ito na pinaka hangganan niya dito sa sahig. Buhat sa lupa 14 inihap, medyo mataas-taas ng kunti ito kasi ang spring mahaba. Pero okay lang yan mga ka-welder. Kulong-kulong lang naman yan. Okay lang siya, medyo mataas. Sakto lang din naman ang ano nyan dito sa ilalim yan. 4 inches. Okay na yan. Hindi na po yan sasayad. Dapat naman po yan sa gulong. Medyo may kalumaan na po itong kulong-kulong. Na-stack na ngayon. Pinalagyan sa atin ng side wheel yan at saka ipinakabit sa motor, kaya gawin po natin. Okay, naputol na po natin yan. So yung side wheel naman ang atin ikakabit na. So ito po mga ka-welder, itong pinakaihinang side wheel natin yan, puno rin po ang size nyan, yung sukat, kasi laki lang po yan ito. Ayan, ayan, magkasin laki lang po yan. So ito po ay medyo masikip dito. Ayan, ayaw po pumasok yan. Ayan. Ngayon ang gagawin po natin dito mga ka-welder, igagrind po natin ng konti ito. Igagrind natin yan, pati ito, itong puno, para pumasok siya. Yung po ang ginagawa kong diskarte kasi mayroon po talaga masikip na pinaka ihi dyan sa pinaka bearing nito. Ang bearing nito ay ayan 6205 ang size ng bearing mga ka-welder. So gagrind muna natin ito bago natin i-kabit doon sa kulong-kulong. Ito po mga ka-welder na kulong-kulong ay tubular, ayan o, ginawa lang
ginawa nilang kulong-kulong yung tubulat. Pero okay naman, matibay din po yan. Ayan. Ayan po ang sukat ng ginawa nila. 1.5 by 1.5. Ayan po. Tapos 3/4 yung pinaka-design niya. Ayan. Wala pang uno. Tapos ang taas po nito, mga ka-welder, ayan. Yung pinakatukod niya. So ayan. inches. Sakto lang din po yan, 18 inches ang tukod. So doon na po tayo sa side well. Ayan, mga kabilder, ang green line na natin ito paikot. Kasi na mga kabilder, kaya lang yung puno ito i-grind pa natin ng kunti kasi medyo masigit pa. Pag tinanggal ang gulong yung side well, mahirap, medyo matigas siya. Kaya i-grind ulit natin. So ayan lang mga ka-welder, yan lang dapat ang pinaka distance nyan. Ayan, ganyan lang po dapat yan, para hindi gaano kalayo. So ito naman, itong solid na ito, itong pinaka-ihi nya puputulan natin. Ayan, makita. So ito, puputulan po natin dito. Magtitira lang tayo ng simula rito papunta rito sa putol, o 1.5 yan, 1.5 yan. So ito mga ka-welder, pinakakabita ng side wheel natin, i-welding natin dito ngayon. Okay mga ka-welder, ayan, kung mapapansin nyo po yan ay diretso na ang gulong. Ayan, tsaka hindi masyado malayo dito, so medyo sakto lang papunta roon, kaya okay na okay. Ayan, i-welding na po natin yun doon. Ayan mga ka-welder, ayan, na-spot na natin, na-welding na natin, okay na, diretso na siya. Ayan, so lalagyan na lang natin ng tapaludo yan. Ayan. Ayan. Maglalagay pa tayo ng brace dito. Brace. Brace natin doon para matibay lalo. So ito po mga ka-welder, yung round bar natin ay 5/8 ang sukat. Ayan, 5/8 ang laki. Tapos ang haba naman nito, ayan, 11 inches. Ayan, 11 inches, tapos
ilalagay natin ito doon, niliko natin. Tapos ilalagay dito. So, i-welding na natin mga kabilder. Bali, dalawa tayo mga kabilder. Ayan yung isa. Naka-spot na natin. Siyempre, titibayan po natin yan mga kabilder. So, ayan po. Yun, dalawa na yan, 5-8. Yan, pinaka-brace natin. Ayan, sa ilalim. Ayan, naka-welding siya. Yun. Make sure mga ka-welder na nakakawang sa spring yan, hindi nakadikit para makapaglaro yung spring. Ayan. Ayan po, yun, nakakawang sa spring siya, hindi siya nakadikit para makapaglaro yung spring. Ayan na mga ka-welder, yan, na-welding na natin yung dalawang 5-8 dyan. Na-full weight na. So ayan, nakakawang po sa spring yan, hindi siya dito nakadikit, kailangan may allowance, kabilaan. Hindi masyado malayo to, sakto lang, maglagay pa ng tapaludo, okay lang. So, ito po na 5-8 mga ka-welder. Lalagay natin doon patungan ng tapaludo ito. Ayan, hindi po natin mamaya ipupukos po natin dito sa camera yung pagkakalagay nito. Okay na mga ka-welder. So make sure mga ka-welder na yan, nakanibil yan. Hindi tagilid, nakasubsob, hindi nakatingala. Kaya po forma niyan. Tsaka yung allowance dito at tsaka dito parehas. Ayan. Saka naka-eskwala siya dito. Ayan. Kabilaan po yan. Saka maglalagay tayo ng pinaka brace dito sa ilalim. Itong ganito yung 5-8. Bago natin gawaan ng tapaludo niya. Pinakatakip sa gulong. So ito naman po mga ka-welder na ginawa natin yung brace. Tinanggal natin yung gulong muna sa side rail para mailagay ito. Ayan mga ka-welder, ayan, nailagyan na po natin ang brace yan. Ito, dito, ayan ang forma. So ilalagay na natin yung gulong para malagyan natin ng tapaludo dito.
Kabilder, nilagyan natin, ginawaan po natin ng frame, pinaka frame yung tapaludo niya. So ayan, ayan, nakakawang siya. Tapos lalagyan natin ito, mga kabilder. Ayan, so ganyan siya. So dito naman tayo, mga kabilder, sa motor. Ayan, ito puputulin po natin yan hanggang dito. Kasi ito tatama dito sa tambutso ng motor. So ayan po. Ayan. Napakalayo. Saka yung sidecar na po na yan, napakalawak, napakalaki. Kaya mag-a-adjust tayo dito sa motor na medyo makipot ng kunti para di naman gaano kalaki ang sakop sa kalsada. So ayan pong side wheel yan, na okay na yan, nagawa na natin ang paraan yan, medyo makitid na siya doon po. Yan, ito kasing sidecar na to ay 14 inches ang laki, ang lapad nya, at saka 6 feet ang haba, kaya oversize po yan. Kaya dito gagawa tayo ng paraan para medyo kumipot-kipot ng kunti pagdating sa kalsada, hindi masyado malawak yung sakop. Mga kabilder, ayan, putol na po ito. Ayan, halos ang tira natin dyan sa buhat dito, 3 inches lang po. Ito ang layo po kasi pagkaganto. Ayan, so ngayon ikakabit na po natin doon sa motor. So ayan po, mga kabilder, ayan, malayo na po yung pagitan doon sa tambutso ng CB125 natin. So ayan, tinukuran natin. Make sure, mga kawilder, na ganun pa rin. Palagi nakanibil tayo. Ayan, nakatindig po yung motor. Ayan, diretso siya. So medyo makipot na po siya ngayon, hindi gaya kanina. At saka dito po, ayan, sa tadyakan, sa kick niya, pinaka kick start niya, may allowance pa rin po yan. Ayan, ayan pong allowance, malayo para pag kick dito, hindi tumama dito sa tabihan, dito po. Ayan, dito, para hindi siya tumama dyan sa tabihan. Okay na po yan. So make sure, mga kawilder, ayan ang motor, nakatindig talaga yan. Ayan, oh, kitang kita na malaki talaga yung sidecar natin. So maglalagay na po tayo ng pinaka brace dito, mga kawilder, dito papunta rito sa ginawa nating flat bar. Ayan, di tornilyo, ayan, papunta roon. So ito po na 5/8, mga kawilder, yan, para ilalagay natin dito. Okay na, mga kawilder, ang nasukat na rin natin yung huli ng gulong at saka yung side well, parehas ng sukat niya. So tutuluyan na natin paglagay ng brace. Ayan na po, mga kawilder, ayan yung pagkakalagay natin papunta roon. Tapos isa pa po dito, isa pa dyan, kapag ganun naman para pinakakontra. Tapos doon na po tayo sa unahan, gagawa ng pinakabrace doon. Kabilder, sa unahan, ayan, ginawa natin pinakabrace dyan, ayan, ganyang flat bar. Tapos mayroon pa isa yan dito papunta roon sa loob. Ayan po, mga kabilder, yan, nilagyan po natin ang isa na solid papunta roon sa bandang loob. Tapos yung balancer doon ang ilalagay natin para tapos na tayo, mga kabilder. So ngayon ipo-pull weed na lang po natin yan, titibayan na lang po ito.
mga building na ito. Tapos mamaya pakikita ko na po sa inyo. Tapos na. Ayan, pupulwit na po natin yan. So ito na mga ka-welder ang panglagay natin sa balancer. So dito po, ayan. Diyan, ilalagay po natin yung welding. So mamaya. So ayan, tapos na po tayo mga ka-welder magkabit ng motor sa sidecar. Ayan po, ayan. Ayan, ganyan po tayo magkabit ng timbul type na pag align. Ayan po. Okay na. Tapos yung balancer, ayan, ayos na. Itong kickstart niya malayo, ayan, para hindi siya tumama sa paa dito. Okay na po mga ka-welder, tapos na po tayo. Ayan, diretsuhan po yan, ihi ng side wheel at saka ihi po ng motor. Ayun po, ayan. Ganun pa rin po mga ka-welder. Marami naman na po tayong video sa mga nauna nating video about sa pag-align. So marami na po tayo, pero pinakikita ko pa rin po sa inyo yan. Ayan. Okay na. So kahit pa ano mga ka-welder, ayan, hindi gaano malapad sa kalsada yung ano sidecar natin, yung kulong-kulong natin. Ayan. Okay na siya. Ayan po. Ayan. Ayos na. Bahala na po ang may-ari niyan maglagay ng sahig. Ayan po. Ayan. Ayan, ganyan po. Ayan, focus natin ang video para kung sakali gayahin nyo, madali lang po magaya yan. Ayan. Ayun po ang balancer. Ayan. Ayan. Sa unahan po, doon po parte sa may preno, ang paglagay ng pinaka-balancer. Okay na mga ka-welder, tapos na po tayo. Okay, tapos na mga ka-welder, okay na yan. Okay na, tapos na. Kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, please subscribe na po. Paklik na rin ang bell button para updated po kayo palagi sa aking mga bagong video na i-upload. Thank you and God bless.